Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Magandang umaga, bayan! Sambayanan, inaasahan at pinaniniwalaan. Nangungunang boses ng ating bayan. Kakampinin lolo't lola, nanay, tatay, kabataan. Bilang puro salita, nakikita sa gawa. Servisyong publiko para sa masa at badla. Marami na siyang napatunayan. Siya si Noli De Castro, ang ating kabayan. Kabayan, di tayo mababayan. Talaga maaasahan. Sumumpang maglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong kabayan, si Noli De Castro. Nangunguna. Magandang umaga, bayan! Araw po ng Lunes ngayong kabayan, ha? Araw na Lunes, March 6, 2023. Dinatamad yung iba. Ay, Lunes na Lunes. Hindi ba pwedeng gumawa ng batas na ang weekend ay tatlo na? Sabado, Linggo, Lunes. tatlong araw na weekend. O doon na, si Nico Bagsik. Yun daw pila ng mga pasahero sa Pilcoa, Quezon City, papuntang Maynila, mahaba na. Ay, di ba laging mahaba naman yan, Nico? Anong pagkakaiba ngayon? Mas mahaba? Nico, good morning! Good morning, kabayan. Ano, patuloy na nga humahaba ang pila dito sa Pilcoa ng mga pasahero, no? At hindi lang mahaba, kabayan, ano, nag-uunahan sila sa loob ng mga bus na sumasakay dito, maging yung mga ilang jeepney, ano, na nagsasakay na papuntang Maynila at Makati. Karamihan nga, kabayan, sa mga pasahero ay papuntang Quiapo at Loton sa Maynila at Buendia sa Makati. Napansin ko din, kabayan, na kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero para mabilis na makapunta sa kanilang mga trabaho. Isa na dito ay ang pag-angkas ng mga habal-habal na motorsiklo. Marami itong kolorum na motorsiklo na nag-aabang at nag-eengganyo ng ilang mga pasahero na umangkas. May nakita din tayong ilang kolorum dito na motorsiklong nahuli din ng mga nakabantay na NMDA. Babala lang, kabayan, sa ating mga kababayan, ano, hindi tulad ng mga nabook sa motorcycle hailing app, walang insurance ang pasahero sa mga kolorum na habal-habal. Kakaunti din ang mga bumabiyahing jeep, kabayan. Narito ang pahayag ng isang pasahero, si Celine, na nakapanayam ko tungkol sa transport strike ngayong araw at kung paano siya nahihirapang makasakay ngayong umaga. Mag-aantay pa rin po. Saan po kayo papunta kayo na? Pa, Delta po kaso kasi sa loob, hindi, karamihan sa biyahe hindi nadaan sa national eh. So yun po, kailangan talaga mag-antay ako ng sasakay na dadaan ng national. Kabayan, idagdag ko lang, ano, bukod sa habal-habal, ay marami rin naiengganyo na sumakay dito sa mga taxi kung saan sila ay sasakay ng mga apat sila na pasahero at maghahati-hati na lang sila doon sa ano doon sa pamasahin ng taxi, ano, para sa mga nagmamadali na pasahero na hindi makasakay dahil nga sa haba ng pila at punuan na din kasi, kabayan, punuan na yung mga bus na dumadaan dito, siksika na sa loob, kaya hindi na rin makapagsakay ng marami talaga dito sa Pilcoa. Kabayan, sa mga oras na ito ay hindi pa nagsisimula ang kilos protesta ng mga transport group at ilang militanteng grupo sa UP Diliman. Ngunit ang ruta nito ay dadaan sa LTFRB sa East Avenue para sa tinatawag nilang businahan protest.
tatangkain ng grupo na makalapit sa Malacañang at magdadaos na maikling programa sa Mindola mamaya. Abayan na yung sitwasyon dito sa Pinto. Babalik sa iyo sa studio. Maraming salamat, Nico Bagsik, Karen De Guzman. Update sa Tigil Pasada sa Binyan, Laguna. Aba, dumayo pa doon si Karen sa Binyan. Oh, Binyan. Maganda umaga, Karen! Magandang umaga, kabayan. Yes, hindi na lamang sa Metro Manila, kundi damdam na rin ang Tigil Pasada dito sa Binyan, Laguna. At patuloy nga yung isinasagawang anti-colorum campaign ng mga enforcers dito para masiguro na matigil yung mga nananamantala o yung naniningil ng taas pasahe doon nga. At dahil ngayon merong Tigil Pasada, at kabayan, makikita nyo dito sa aking likuran, ito yung ilang mga tricycle na nahuli nila kanina. I-impound nila ito dahil wala umanong lisensya yung mga tricycle driver, at ang kanilang alibay o palusot, sila daw ay service o kamag-anak ng kanilang mga pasahero. Kaya naman puspusan yung pagbabantay dito ng mga enforcers natin, ng mga kawani dito sa lokal na pamahalaan ng Binyan, para masiguro na hindi sila mabibiktima nito mga illegal na colorum. At kabayan, maliban doon sa TODA sticker ng mga tricycle, dapat suot rin ng mga driver ang kanilang uniform para iwas ita sa mga enforcers na nakakalat ngayon dito sa mga pangunahing kalsada na ang Binyan. Simula kanilang alas 7 ng umaga, mahigit 10 na ang kanila natiketan ngayong araw. At kabayan, ngayon nga, kasama ko ngayon ang supervisor ng BTFRB na si Sir Gerardo Jose para magbigay sa atin ng update. Sir, kamusta na ba yung mga commuters natin ngayong umaga? As of now, ma'am, nabibigyan naman namin ng assist yung mga ating mga pasahero. Nililipat natin sila sa mga legal na tricycle para maihatid sila sa kanya-kanyang destinasyon. Hirap po ba sila makasakay ngayon? Medyo hirap pa sa ngayon kasi po, meron pa po tayo mga tricycle kasi nananamantala. Kaya kuminsan naaabala sila dahil nasisita ng ating mga enforcer. Doon naman po sa ating po mga jeep, kamusta po? May ilang po pang bumabiyahe o halos wala na? Halos wala na pong bumabiyahe yung jeep. Pero meron po tayong inilabas ang city government ng Binyang ng libre sakay. Meron na po umiikot dito para po sa ating mga pasahero. Anong gagawin niyo naman po para doon sa mga humaharang, doon sa mga bumabiyahe? Ay, siyempre po, ating sila pagbabawalan kasi po, unang-una, nakaka-distract po sa mga pasahero. Nagkakaroon po ng trauma yung ating pasahero, natatakot pagka meron po mga humaharang na mga ganong situ. Maraming salamat po, Sir Gerardo. Kabayan, sa yung sitwasyon nga natin ngayon, mangilan-ngilan na lang yung mga jeep na bumabiyahe dito, kaya pahirapan sa mga commuters dahil bukod doon sa mangilan-ngilan, punuan pa. Kaya nahihirapan sila at nagreklamo na dahil nga dito sa Tigil Pasada na nangyayari sa Binyan, Laguna. Kabayan. Maraming salamat, Karen De Guzman, si Andrea Tagines. Eto, di ba kailan ba? Last week, yung Francisco na gumagawa ng mga jeep. Nako, matanda pa sa inyo ito. Yung Francisco at saka itong Sarao. Si Andrea Tagines andon sa Sarao Motor sa Las Piñas. Andrea, good morning! Ako ngayon sa Sarao Motors na kilala sa paggawa ng mga traditional jeepney dito sa Pilipinas. Noong 2017, nagsimula na rin silang gumawa ng mga prototype ng modern jeepneys sa pag-uudyok ng gobyerno. Pero, eto ngayon sila, eto ngayon yung mga prototype sa likuran ko, nakatenga lang. Pwede raw sila sanang gawing electric jeeps, pwede rin silang i-design para tumakbo sa LPG. Pero ang Sarao Motors, naghihintay pa ng mga makakapag-provide sa kanila ng teknolohiyang iyon. Kasama natin ngayon si Architect Ed Sarao, ang Plant and Project Supervisor ng Sarao Motors, para mas bigyang linaw yung mga balakid na kinakaharap nila ngayon. Architect Ed, ano po ba ang status ng jeepney modernization sa Sarao? Sa panahon ngayon, bali naka-standstill kami o naka-waiting sa proyekto. Kasi ang inaabangan namin po dito yung source kung saan pwedeng kumuha ng mga makabagong teknolohiya like full electric powertrain, Euro 4 o Euro 5 engine, at saka yung isa pa yung sa LPG system. Sa ngayon,
Nakaabang kami kung merong mga interested umorder at doon lang kami magtatayo. Magagawa. Doon nyo lang bubuuin. Mm-hmm. Kabayan, baka may tanong ka din kay Architect Ed? Mr. Ed, good morning. Good morning po, Canoli. Kayo na po ang sumalo dyan mula sa father ninyo, mula sa tatay nyo? Kami yung magkakapatid ang nagmamanage po nung aming business. Ah, okay. Anong problema nyo yung technology? Kailangan nyo ang tulong ng gobyerno para sa bagong teknolohiya. Ano ba ho ang makinang nilalagay nyo dyan? Hindi ho ba yung China din na Euro 5? Well, actually, doon sa programa ng gobyerno, wala silang binanggit na detalye kung saan makakapag-acquire ng mga binabanggit nyong like full electric, Euro 4 or Euro 5, at saka yung mga LPG system na yan. So, parang iniwan lang kami sa laot na walang gamit kung paano gagawin doon sa mga gusto nila sa modernization. Pero alam ba ng saan sa gobyerno, DOTR o ang kausap ninyo sa paggawa niya? Actually, ang may programa nito, Department of Transportation po eh. Okay, DOTR. Well, I don't know with the DOST kung connected sila. DOTR, panahon pa niya Tugadi ba yan nung lumapit kayo? Si Director Tugadi ata ang ano sa DOTR nung padahon ni President Duterte. Doon nung nagsimula yung modernization. Secretary Tugadi, okay. So ngayon, nakailan jeep na ang nagawa nyo? Yes, Secretary. Ilan jeep na ang nagawa nyo? Well, actually, nakalimang prototype kami na iba-iba ang ka-tie-up naming company. Yung una po, full electric jeepney na naka-traditional na body and chassis under QEV technology from Spain pa yon. Okay, Then yung pangalawa, nag-full electric din kami under isang local company, yung Legider International. Then may pangatlo kami, yung under Phoenix naman, yung LPG. LPG na makina. Oo. Tapos yung hinihintay namin, yung very popular sa mga operators na gusto nila yung Euro 4 o Euro 5 diesel engine. Diesel kasi, sa ngayon itong mga nabanggit ko puro outside the country yung makukuha lahat yan. Yung local company na nabanggit ko most probably sa China kumukuha din ng gamit. Oo. Then with the QEV, yung full electric na galing pang Spain, ano naman ho ito, project din ng Aboitiz company. Aboitiz. Uh-huh. So since 2017 hanggang ngayon, marami na ho kaming nakaka-tie up sa modernization program. Yung pala eh. Kaso ho, dahil sa medyo kamahalan nung proyekto ng jeepney, wala hong bumili. Aabot ko na magkano ang isang jeep, yung electric? Usually, pag ganyang mga all brand new, inaabot na 2.6 pataas ho yan. 2.6? Ilan ho ang laman ng jeep? Nasa 20 to 22. Pag standing siguro, baka pwede 30 din yan. Pwedeng standing? Kasi mata. Hindi, option po. Option din ho yung air condition tsaka yung mga ibang electric gadgets sa loob ng sasakyan. Okay. Optional pa kung air condition o hindi. Pero basic unit siguro around, average siya around 2.6. Pero ang kinukonsider ho ng mga traditional na jeepney drivers at operators ay yung diesel pa rin ang makina. Oo, kasi mas familiar sila doon sa teknolohiya ngayon at saka widely distributed ang spare parts sa bansa natin. Ayun. Especially yung mga Japanese brand na engines. Pero hindi second hand yung mga engine niya pag diesel.
Hindi po, puro brand new dapat po yan. Dahil yan ang strictly required ng Department of Transportation. Pag yung ganyan diesel, magkano isang jeep? Ba, medyo mas mura sa ano yan. Probably mga 1.5 going up or 2 million more or less. Okay. Kaya lang kung nagmamahal pag may add-on ng mga electric gadgets. Oo. Ay, anong sabi sa inyo ng gobyerno, ng DOTR? May encouragement ba sa inyo na ituloy ang inyong proyekto tungkol sa mas modernized na jeep? At mukhang jeepney pa rin? Wala pa ho kaming direct conversation with the Department of Transportation. Pero we decided on our own na gumawa na ng mga sasakyan na akma sa modernization program nila. Just to show the public na kaya din natin gumawa nito. Oh, kaya ng lokal. Okay. Mm-hmm. So, Mr. Ed Sarao, maraming salamat kaya po. Kaya ng lokal at ano. Thank you po. Thank you. Salamat din po sa inyo. Okay, thank you. Andrea? Ayun na nga po, nakausap natin ngayon si Architect Ed Sarao. Yes, kabayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Andrea, mula sa Sarao Motors sa Las Vegas. Kita nyo, kaya talaga eh. Hindi ko maintindihan kung bakit pinagpipilitan pa yung ibang mga uri ng sasakyan. Eh, hindi naman mukhang jeep. Ha? Yung mukhang ano, yan yung mga dati tumatakbo sa EDSA. Yung mga minibus, pinagtatanggal sa EDSA yan. Yan lang lang. Yan ang itsura nun. Yung Sarao at saka, tawag dito, yung isa, Francisco Motors. Oh, di ba may mga ginagawa sila? Eh, ba't hindi pinapansin ng gobyerno yun? Ha? Hindi ba kayo kikita doon? Oras po natin, 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Eto na si Camo de Floranda. Ang presidente po ng Piston. Kamodi, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. At siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Yun yung ginagawa ng Francisco at saka ng Sarao na i-cover na namin ho, na may sample na kami. May sample na kami nung naturang ginawa nila ng mga jeep. Yan ba'y pre-present na rin sa inyo? Nakita na rin nyo? Pinakita po yan doon sa naganap na hearing sa Senado na kung saan ay pagpapakita po yan na kayang-kaya ng ating mga manggagawang Pilipino ang sumundo sa sinasabi nila sa ilalim ng Umbubus Franchising Guidelines. At kung titingnan nga po natin, kabayan, ay malinaw naman na mayroon lang apat na andana yung sinasabi nilang modernization. Kailangan ilagay yung pinto sa kanan, kailangan itaas po yung bubong, kailangan na Euro 4 engine. At tuloy yung kausap po nyo kanina, isa halos sa Euro 5 engine na yung nakakabit sa kanyang makina. Kaya ibig sabihin po yung kabayan ay kung ito yung susuportahan ng ating gobyerno ay hindi lamang yung mga gumagawa ng ating mga jeepney ang uunlad, kundi uunlad po yung ating sinumiya. Oo, siyempre, dadagdag ng mga manggagawa yun eh. Kung halimbawa ang o-order ang mga operator sa Sarao o sa Francisco, eh siyempre, ang gagawa ng mga Pilipino, hindi mga Chinese. Opo, at yun po yung inano natin, kabayan, na sinasabi nga natin na bakit nga hindi ito ang suportahan ng ating pamahalaan, yung ating lokal mismo. Dahil kung titingnan po natin, kabayan, halos lahat ng mga probinsya dito sa ating bansa ay may lumilikha po ng ating public transport. Nasa ito yung ating katong nagsalita po tayo sa hearing sa Senado, sabi natin dapat ito ang tulungan at gayon din po ang posisyon ng ating ilang mga senador. Anong naitulong ngayon ng hearing niya sa Senado? May pag-asa ba? Sa ngayon ay siyempre tuloy-tuloy pa rin po tayong nag-aabang kung ano po yung magiging resolution ng Senado dito nga sa naganap na hearing. Okay. Nagbabala sa inyo ang Department of Transportation na posibleng maharap kayo sa kasong administratibo at kriminal ang tsupero at operator na lalahok sa Tigil Pasada at kakansilahin pa raw ang inyong prangkisa. Yan po yung kinukundi na natin, kabayan, sapagkat kung titingnan po natin ay ang dapat kasuhan ng mamamayan at ng mga driver ay yung nag-implement po ng modernization, sapagkat ito po ay executive order lamang ng DOTR, hindi po ito batas na kung saan ay sa pilitan po tayong pinapapasok sa mga corporation at pinapapasok tayo sa police management. Silalim po ng Republic Act 4136
ay ito po yung lehitimong batas, hindi po yung executive order. Yun, okay. So, tuloy ang tigil pasada nyo? Tuloy-tuloy po, kabayan. At sa ngayon, ay tayo po ay nag-ayos na. Tayo po ay magkakaraban. Papunta pong LT Barbie at papunta po sa Malacanang. Okay. Sige. Kayo daw, ang sabi ho ni Vice President Duterte, eh ang ginagawa daw ninyo ay pang-abala lamang sa edukasyon. Marahil kailangan pag-aralan po ng ating Vice President na hindi ito ahantong sa ganito kung pinakikinggan ang karaing at karingan ng ating mga driver at operator. At ito po ay pagpapatunay lamang itong pagdami ng mga sumusuporta ng mga kabataang estudyante at ng ating mga pasahero sa nagaganap ng pagkilos ngayon ay kinukundin po namin yung sinasabi ni Vice President na makakapagpapahirap ito sa ating mga mananakay. Okay. Ito ba ay tuloy isang linggo talaga? Tuloy-tuloy po, kabayan. At tayo ay tuloy-tuloy na nananawagan sa ating mga mamamayan na suportahan po ang pagkilos ng ating mga driver at operator. Maraming salamat sa iyo, Kamodi. Thank you, Kamodi. Good morning. Salamat, ingat. Kabayan. Salamat. Si Kamodi Floranda ng Piston, pinagkaisang samahan ng mga chopper at operator nationwide. 25 minuto, 10 segundo makalipas ang ikawalo ng umaga. Ito, dating SRA Administrator. Pag-usapan nga natin, natatakpan kasi ng mga malalaking balita katulad ng pagkakapatay kay Governor Digamo. Itong tungkol sa asukal, alamin nga natin kay Ginoong Rafael Coscolela, mas kilala sa tawag na Goblito. Goblito, good morning! Good morning, kabayan Oli. Magandang umaga po sa lahat. Okay. Ano na po ang nangyari? Sapagkat pinipilit pa rin ho ni ng Department of Agriculture sa pamagitan ng ni Yusek Panganiban na ilabas yung asukal na illegal na nakapasok sa ating bansa at nasa pantala ng Batangas. Well, unang-una, dumating itong asukal na walang authority to import. Ano? Yes, traditionally, may established procedure yung SRA. Yung nag-i-import, meron ng prior authority to import. Pagkadating dito, SRA will classify the sugar as C. Kung gusto nang ilabas, kailangan i-classify, reclassify into B of domestic sugar. Yun ang patakaran. Regulatory requirements yan. Etong yun, pumasok yung asukal, walang authority, walang clearance. Ayaw bitawan ng Bureau of Customs to their credit. No? Nagpapasalamat tayo sa Bureau of Customs dahil gusto nilang sundin yung agreement between SRA and BOC na bago lumabas ang asukal, dapat merong SRA clearance. Ngayon, inutusan ng Department of Agriculture through Yusek Panganiban ang SRA, si Administrator Alba, inutusan na maglabas ng clearance, no? Release clearance. After, but ibig sabihin, they are legitimizing what was an improper importation. Walang papeles. Opo. Pero ngayon, they've already legitimized it. Okay. Kung the shortcut na. Kayo po ay dating SRA administrator. Kung kayo pa ang SRA administrator, pipirmahan ba ninyo yung release paper ng asukal? Eh, kung ako sa lugar nila, hindi. No? But in fairness to Administrator Alba, nag-usap kami kasi. Sabi ko, sigurado ka bang gusto mong i-risk yung inyong personal legal status by signing the agreement? Sabi, wala akong magagawa, inutos ako eh. Ako. Binigyan siya ng memorandum per his request na i-release yung asukal, no? So, by specific memorandum from Yusek Panganiban, pinirmahan ni Administrator Dave Alba yung clearance order.
No? So wala daw siya magagawa. Pero if I were in his place, and again, this is my personal opinion, I would rather have resigned than legitimize something that was improper. Hindi ho ba niya pinagbatayan na hindi ito aprobado sa ilalim ng Sugar Order No. 6? Yes, kasi yung Sugar Order No. 6 lumabas after the importation. Opo, opo. Oho. Ibig sabihin, hinabol, no? So, yun nga eh. Very, kumbaga, if an ordinary person looks at this, irregular talaga. Sekreto yung agreement between DA and the three favored traders. Now, of course, yun ang isang malaking issue dito, kabayan. Opo. Bakit silang tatlo lang? Yes. No? Isa pa yun. Yung ano nito ni ngayon, what we are afraid of is parang binuksan ang pinto para sa cartel. Yon. Tatlong traders lang ang magko-control ng 440,000 tons of imported sugar. Malaking pera yon, kabayan. Opo, Noli, opo. No? Malaking pera. And ang kinakabahan namin, itong discretion, the discretionary authority exercise by the DA na in-insert yan sa Sugar Order No. 6, this is subject to abuse. Nakita na namin yan eh. Nung araw ng Nasutra under the presidency of Marcos Sr., sole buying and selling authority yung Nasutra. Nung umpisa, maganda. But after a while, it was abused. Abuse. It almost led to the demise of the industry. Yun. So we want to avoid any possibility na magkakaroon ulit ng cartel. So kapag lumaki na itong issue na ito, as compared to Sugar Order No. 4, remember, na natanggal din yung dating si E.S. Rodriguez because of that. Yeah. So may possibility na matanggal din dito si Administrator Alba kapag nagkagulo na sa issue. Dahil hindi yung pinirmahan to ni Pangulong Marcos, remember? Yeah, tama yun, no? Opo. So yung presidente mismo walang pinirmahan dito. It is all by virtue of memorandums released by Yusek Panganiban, acting on instructions of the executive secretary. Siyempre naman yung executive secretary hindi naman gagalaw kung hindi inutusan ng pangulo. Yon. So this goes all the way to Malacañang, no? But in fairness, as we understand it, no, ang concern ng pangulo ay yung inflation. Ang because of the high prices of retail sugar dito sa Pilipinas. So ang sagot dapat importation. But yung Sugar Order No. 4, it was aborted last year. That was the first proposal. Correct. Mag-import na tayo to address the shortage. Uh-huh. Na-abort because of, nitawag nila, miscommunication. So ngayon, pumasa ng bagong sugar order, but this time, bago makalabas yung sugar order, pumasok na yung asukal. Yes, no? So yes, very questionable yung, process. Ika nga, shortcut. Okay. Goblito, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning. Sige po. Salamat, Kabayan Noli. Thank you. So, itong si Administrator Alba. Nako, illegal na sinusunod niya. Kaya sabi nga ni Goblito, kung siya yun, pinipilit siya, ay magre-resign na lang siya. Ha? Baka masunod ka doon kay E.S. Rodriguez. Ha? Asukal din yun, ha? Alas 8.33 at 30 segundos ng umaga, kabayan! Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Ang nangunguna at nag-iisang boses ng bayan, Kabayang Noli De Castro! Oras po natin, alas 8.36 ng umaga. Ito, may magandang pagkakataon ho tayo para makausap natin si Mayor Janice De Gamo ng Pamplona Negros Oriental at siya po ang asawa ni Governor Ruel De Gamo. Mayor, magandang umaga po.
Good morning po, Kabayan. Salamat po. Opo, nakikiramay din po kami. Ano po? Kayo ho ba ay nandun sa lugar nang mangyari yung pamamaril? Nasa same lugar kami, nasa bahay ako, si Ruel nasa baba, nag-i-entertain. Ako nasa loob ng aming bahay. Okay. So kung nasa labas pala kayo, nadamay din ho kayo yan, kasama kayo? Yes. Yes po. Opo. So, opo. I-entertain siya sa kasama ang mga department heads niya. At one by one, may mga number yung mga tao. He listened to their concerns po. So, paano pong nadamay kasi, bali siya, including the governor, ano po? Pero yes. Alam po namin, may 3 years old na napatay din dito? Wala naman po 3 years old. Walang 3 years old. Pero ganito yung nangyari po. Opo, merong, opo. Merong namatayan ng anak na 3 years old. At yung tatay pumunta sa amin para humingi sana ng asistan. Oo. Oo. Yung tatay niya ang namatay. Nako, napatay din pala. Anong ginawa ho ng mga pumasok diyan? Basta namaril na lang siya, ganun. Parang very fast po yung mga pangyayari. I think lahat nangyari in 41 seconds lang. Wow. Yung guardia na nag-control ng gate, nang mag-check sa kung sino yung nag-knock, tinignan niya, oh. Parang sinabihan niya na sandali lang sir, itatanong ko pa kay governor kung papapasok. May appointment kayo o okay. Kung pwede kayong pumasok kasi meron nang naghihintay. 16 numbers ang inilabas, meaning there were 60 groups who come to see the governor for that day. So parang itinulak niya sana para sabi kasi hindi pa niya pinapatuloy sila, mm-hmm. Pero parang tinulak kaagad yung door para pumasok sila. Parang they forced themselves in kasi nga binuksan ng konti tinignan kung sino itong nagnanak. Oo. Opo. Tapos nang makaano sila, nakadala, kasi yung procedure sana doon, pag may dalang baril, maiiwan yun sa labas. Sa labas. O hindi makakapasok. Kaya they were told not to go inside because he is yet to get permission from the governor if he will allow them. Kasi merong isa na nakaparang military ang uniform. Ah, hindi ho ba lahat? Hindi lahat. Yung iba naka-shorts lang. Tsaka naka-ano sila, yung mga sasakyan nila na dala, hindi naman vehicle ng military. Civilian. Kaya nga, they were not accepted right away when they asked to see the governor dahil nga, protocol dapat yun. Opo. Before this, ang sinasabi ay meron na rin yung mga nagbabanta kay governor. Actually, totoo po yan, Kabayan. Opo. Kung maalala natin, there was a time that several ammunition loaded in an X-trail was intercepted in Calibo. Mm-hmm. May nag-tip kay governor noon na, governor, those guns are for you. Ikaw ang target niyan. Wow. Nahuli yun dahil ini-report din namin. Nung mag-oath-taking na sana si governor, marami din nag-i-inform sa kanya na governor, be careful, ganyan, nung pabalik na siya. Kaya nga, parang, naano rin ako, I feel bad, Kabayan, dahil parang sabi ko, naglapse, parang may security lapse bang nangyari doon. Kasi nga, meron din kaming mga bagay na na-realize na katulad nung yung gate very near the area where he was accepting or receiving guests. Kaya sabi ko, ngayon lang namin na-realize no, ang lapit ng gate doon sa area na tumatanggap siya ng bisita. Yun. Kaya nang hinayang pero wala na, tapos na eh. Opo. Pero ang sinasabi po ay mga 10 katao, 10 persons ang kasama dyan? Yes, oo. In 3 vehicles, parang 10 persons. Bukhang yung information na nakuha namin, parang 5 na yata ang nahuli at may isang patay. Oo, may isa nang patay. Oo. So may barangay kagawad din pala na napatay. At saka isang barangay captain. Merong isang barangay captain from Santa Catalina, a nearby town.
may patay. May isang barangay kagawad, husband ng aming barangay kapitan sa UP San Pamplona, patay din. Yung kanyang photographer ng aking husband, si Dan, na nag-a-assist din sa kanya, patay din. Marami sila. May driver at iba pa na talagang... yung iba nga, we are yet to find out kung sino doon sa mga who were there to seek financial help. The others come to seek legal advice. Others came to seek for surgical, kung sa papunta silang... Ganun? Lahat na... Iba-iba po, iba-iba yung kailangan nila. They come from different places within the province. Opo. At yun yung nangyari dahil talagang, parang ang sama na talaga, parang ayoko sanang sabihin ito. Opo, but opo. We are afraid to become another Mindanao, Pero ang meron pa ho bang mga hindi maganda ang mga sugat sa ospital? Meron pa po na they are still in the ICU. After getting out of the OR, they are in the ICU. Meron pa po, meron hindi pa nakakalabas sa hospital. Merong iba yung mga daplis lang, nakalabas na. Okay. Sa kasalukuyan, ho, anong sitwasyon diyan sa inyong lugar? Makikita mo talaga, people are sad around the province. And I hope because the national government is also... Parang nagalit din talaga ang national government sa nangyayari. Negros Oriental is a very peaceful community. Tapos biglang ganito. Kaya pumunta sila lahat, sila si SILG Secretary Benhur Abalos, yung ating si Senator Aimee was here, Chief PNP Azurin, and the rest of the PNP chief heads ng Pilipinas. Dito din po sila... Governor Chavez, si Speaker Martin Romualdez, and they were condoling with us, and nagkaroon ng command conference doon po sa Negros Oriental Provincial Police Office, sinamahan ng aming mga kasamahang ibang mayor, and other officials of the government. Talagang inano namin na hinihingi talaga namin yung justice. Sabayan, Governor Digamo serves the public more than the time required of him to serve. It was a Saturday. It used to be a Saturday and a Sunday. He will allot half day of that day to meet everyone. Walang pipiliin kung ano ang kailangan. Kaya sinasabihan niya ako, kaya Janice, you have to understand after lunch, I want to rest. Gusto ko matulog, gusto ko magnan around the compound, ganun. Sabi niya kasi, iba-iba yung kausap ko, iba-iba yung problema nila. And I told him, slow down naman minsan, Gof. We need to go to church. Yun nga sabi ko yung last na ano ko sa kanya na yung Sunday, church day yan, kasi panay na lang tayo, amen, pag dumating sa simbahan. Pumayag siya at this could have been the third Sunday kahapon na hindi na sana kami malilate. Kaya I feel so bad. The governor won for so many elections because he is really someone who will entertain everyone who comes to him. Parang siya pa yung nahihiya pag hindi niya na-entertain at sinuntahan siya. Kaya sana naman po, tulungan niyo po kami, kabayan. Yes, ma'am. Maano natin. Alam ko, kilala niyo rin naman po si governor. Opo, of course. Interview niyo rin siya. Si Governor po is a very peaceful man. Hindi ito yung tao na pag may violence doon, he will answer it with violence. Palagi kaming kung ano yung proseso na sinasabi ng demokrasya at ng gobyerno, yun yung sinusunod po namin. Kaya we feel bad. Sana po this time, justice will be served po. Opo. Pero nalaman na ho ba ninyo na mga sundalo talaga ho ito at may mga ranggo pa, mga natanggal lang sa serbisyo? Merong ex-military na natanggal po sa serbisyo. May mga confirmation yung ibang, I think there was a congressman who confirmed na one aide niya yata dati yung isa doon at natanggal for drug addiction. Parang ganun. Opo. Yung iba kinonfirm din ng Philippine Army na they were once in the list of the elite. Workers in government trained by the people's money. Wow. And after that mag-commit
grave mistake, and then will be hired by scrupulous, corrupt people, and the people's money, wala, nasayang. Kasi igagabitin, papatayin ang mga tao na kung saan doon galing yung perang pinag-raise nila. Yun ho bang mastermind na iniisip namin at iniisip ng karamihan, ayun na rin ho ang iniisip nyo? Yes po. Okay. Pareho tayo ng iniisip. Oo, at yun din ang... This man is very known around the country today. Okay. How about ang reaction nyo na ilagay sa state of emergency ang buong lalawigan ng Negros Oriental? I think Negros Oriental will allow that, yung mga tao dito, kahit yung hindi umiimik dahil natatakot, they will allow if it would mean for quite a while lang, parang para lang madali at mahuli talaga yung mga perpetrators ng Pamplona massacre po. Opo. It was a massacre. Ipapalo pa rin namin ito, Mayor, at ang PNP ay sana'y gumalaw dito sa nangyaring ito, at sana hindi ito masabi ni, hindi na naman sana sasabihin no, Jero Osorin, na isolated case lamang nangyari kay Governor Degamo. Oo, sana po, dahil nakita naman po natin yung ganitong mga acts of cowardice na ginagawa ng mga hindi mahirapang mananalo sa eleksyon. Ginagawa nila around the country, hindi lang yan, kahit doon sa mga Abra, kung saan saang lugar. Ganun po. Opo. Sana po talaga. Maraming salamat po, Mayor, and good morning. Again, condolence po. Thank you po, kabayan. Thank you po talaga. Good maraming morning salamat po. Si Mayor Janice Degamo, bandang Pamplona, Negros Oriental, ang asawa naman ng napatay na si Governor Ruel Degamo. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Balita nga, may nagsabi sa akin na gagamitan pa rin daw ng RPG, hindi lang natuloy. Talagang uubusin, wala silang pakialam. Kung may civilian man, siyam lahat to ang napatay dito sa natural accident, at meron pang mga malubha ngayon ng kalagayan sa ospital. Samantala, sa iba namang isyo, si Jack Rivera ay tagapagsalita ng grupong Amor Seaman. Mr. Rivera, Jack, good morning! Hello? Jack? Po. Opo, okay. Anong panawagan ninyo na ibasura ang escrow provision sa panukalang Magna Carta for Filipino Seafarers? Anong reklamo nyo dito? Kabayan, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa opportunity for this. Dati pinapanood lang kita. Po. Ngayon nag-uusap na tayo. Yes, sir. Ka rin mambabatas at ngayon vice president, naging vice president ka pa. So talagang it's an honor, kabayan. Opo. Kaya lang, delikado po pala pagka nai-interview nyo kasi may usaping malaki. Oho. Simple mamamayan lang po ako. Now, kabayan, uunahin ko po, hindi po kami tutol sa Magna Carta for seafarers. Opo. Opo. At nagpapasalamat pa nga po kami sa bagay na yan sapagkat nabigyan kami ng pagkakataon ni Senator Tulpo. Ang inilalaban lamang po namin, itong ipinaloob sa House Bill, yung Section 51, yung escrow account. Okay. Bigyan ko po kayo ng konting history tungkol sa bagay na yan. Okay. Kapag ka po ang seaman, sumampa ng barko. Okay. At halimbawa, isang buwan pa lang siya nagtatrabaho, nadisgrasya siya. Okay. Ito po, pinauuwi ng Pilipinas at dito po ipinagagamot. Opo. Now, under POEA rule, meron po kaming 120 days or more para po ipagamot ng kumpanya. Principal. Opo. Tapos po, bayad po kami dito ng aming basic. Basic lamang po. Now, after that, wala na po kaming makukuha maliban sa transportation kung kami po namamasahe papunta sa ospital o magpapa-therapy. And yung even yung pagkain po, hindi kasama dito. Opo. Kung kasama po namin ang misis namin para umalalay sa amin, depende po sa karamdaman ng isang seafarer. Ngayon po, napipilitan po kaming magsampan ng kaso para makuha namin yung ganang sa amin.
Kasi nga po, hindi na po kami makakapagtrabaho. Opo. Nung ako po nadisgrasya o nagkasakit, nagtanong din po ako dito sa ITF dito sa atin sa Pilipinas. At ang sabi nga niya, kung gusto mong makuha ang iyong karapatan, kakailanganin mo ilang isang mahusay na abogado para magrepresent sa'yo. Sus, Mario Joseph, babayad kayo noon. Pag magaling na abogado, magbabayad kayo. Tama po. Pero ito naman po ang... kasi nga po, hindi namin 40 ang bagay na yan eh. Kaya mahirap pong makipaglaban sa isang abogado na hindi naman po kami abogado. So, kahit na po magbayad kami o mabawasan yung aming makukuha, okay lang po yan. Kasi at least, sigurado po, pagka ang isang seafarer ay nadisgrasya o nagkasakit, malamang hindi na po makasampa ng barko yan at maaaring mag-change ng profession na po yan. Maaaring maging okay. Masasaka na yan, okay. Oo. Magnegosyo, or kung ano man pong kabuhayan ang pwede sa kanya. So, anong kinalaman ng escrow dito? Linawin natin. Kapag kayo ako, ay isang seaman... Ang escrow po, kapag ang seaman po, nag-file ng kaso, yung in-award po ng NLRC o NCMB, hindi pa po niya makukuha ito hanggat hindi po natatapos ang kasong usapin sa Commission Court of Appeals at hanggang sa Supreme Court. Ay, 10 taon niya naabutin. Tama po. Okay. Ngayon, binapanood po akong isang congressman, parang kulang po siya sa kaalaman sa research tungkol sa mga bagay na to. Yun. Dapat po siguro wala kayong ibang dapat bigyan ng suggestion kundi yung talagang seaman po. Opo, opo. Yung mga nagkakasakit. Marami po yan. Marami po yung mga nagkakasakit na yan. Ngayon, tatanungin niyo po sila kung papayag ba sila dito. Kabayan, kung halimbawa, katulad nga ng sabi ko kanina, kung ikaw ay isang buwan pa lang na nakakasampa, tapos na disgrasya ka, bago po kayo makasampa, sigurado may mga utang na kayo. Uh-huh. Tapos iuwi po kayo. Wala ho kayong sahod, wala ho kayong... kung kayo ay merong dalawang anak na lang po na nagagatas at maliliit na. Oh, gagastos sa inyo. Pero, Mr. Rivera, ano po ang reaction ng House of Representatives dito? Kanila ho bang tinatanggap itong inyong argumento tungkol sa escrow? Mukhang malabo po, kabayan, kasi bukas po, according to Congressman Salo, magkakaroon na po ng pangatlong pagdinig. Kaya nga ho, di sa pangatlong pagdinig, di ulitin-uli nyo. Kabayan, minsan merong mga taong naririnig lang pero hindi pinakikinggan. Ay sige, ipapalo po namin sa congressman na may hawak nito. Ano po? Para kung maaari po sana. Okay. Total dalawa naman po ang ating bagay. Meron po tayong House at meron po tayong Senate. Opo, opo. May bicameral pa yan. Umaasa na lang po kami kay Senator Tulfo at sa iba nating mga senador na tignan pong mabuti. Okay. Titigan pong mabuti. Opo, sabi nga, iba yung tinitignan sa tinititigan, di po ba? Sige. Papalop na rin namin, Mr. Jack Rivera. Maraming salamat po at good morning. Umaga rin po at mabuhay kayo, kabayan. Mabuhay din po kayo, si Jack Rivera, ang tapagtalita ng grupong Amor Seaman. Punta kagad kayo tayo kay Yusek Eduardo de Vega na ngayon ay nasa Turkey. Yusek, good morning. Good morning po. Nandito po ako sa shelter kung saan yung ating mga kababayan ngayon at nakikita mo yung pasakan nila. Opo, sa likod po kasama ng ating ambassador na si Miguel Gabriel at yung consul general sa Istanbul. Ilan ho mga kababayan natin ang nandyan ngayon? Palit-palit po kasi depende kung sino lumalapas at pumapasok. Nag-aala natin may nauwi tayo last time na 25. Right now, merong 102 persons. Kasama mga anak yan, ha, mga bata. Opo, 34 families yan. Consisting of 102 persons. At mayroong win another list of 24 sa bukas ng gabi, Tuesday night. At saka in future flights meron pa. So, nandito po sila at na mabuti naman talaga nila. Kita ninyo? Opo. Oo, gaganda nila. I-wide chat nga ho natin, Yusek. Yan, para makita pa yung... Wide chat.
Wide. Hindi computer po to eh. Hindi na makaya. Camera nga pala. No? Yun. So, hanggang kailan sila ho dyan? Anong gagawin natin dyan? Ang iba ba niyan, ibabalik na dito sa atin, sa Pilipinas? Nagde-decision sila na po. Yung mga gustong umuwi, inaayos natin yung flight sila pa uwi. No? Okay. Yung mga iba, gustong maiwan dito dahil hindi mga pamilya na, mga asawa nila. Sure. Ang gagawin namin, sa mga gustong umuwi, kasi may hapon na sa Ministry of Foreign Affairs, makipag-unahin ako sa mga opisyalis doon. Kasi nangako si Presidente ng Turkey, na yung mga katawan dito ay bibigyan ng financial assistance at housing assistance, no? In fact, yung ating mga kababayan dito, all of them are Turkish residents, no? Or iba, Turkish citizens na. Oo. So, 'yun gagawin natin, no? Yung mga gustong umuwi, unti-unti natin inuwi by batches, no? Inaayos na namin papeles sila. So, ganun po 'yun, no? Bukas pa yung shelter, ang plano namin na alam naman natin, alam, may Ramadan ha, sa March 22 yata ang isa ng Ramadan. So baka wala masyadong mangyayari for 1 month. So bukas pa to ng Marso at Abril minimum. Opo. Yusek, ang iba ho dyan na nakausap natin, ayaw nilang umuwi, may pamilya sila, at humingi sila ng assistance para makakuha uli ng housing. Dito to sa, pero hindi galing sa Philippines yan. Magkakaling na sa Turkey yan dahil, ano sila eh, Turkish citizen din eh. By the way, po, kung pwede lang po, ginunoli, kung pwedeng mapapalayan ninyo si Maricel. Si Maricel, nandiyan ba si Maricel? Siya ng tanong tukol sa si Maricel. Dito, si Maricel po. Yung unang Maricel. Umiyak noon. Siya yung umiyak agad, siya ang presidente ng Philippine community dyan, Filipino community. Maricel! Hi po, good morning. Ay, kamusta ka na? Okay naman po kami, maayos lang po. Maayos na. Kasi ang sabi ni Yusek, yung mga gustong magpaiwan dyan, pero wala nang titirhan dahil na nawasak na ng lindol, tutulungan na lang ng Philippine government para makahingi ng assistance sa Turkish government dahil Turkish citizens na sila, di ba? Apo. Oo. So ano pa ang problema nyo ngayon diyan habang nandiyan kayo? Actually, maayos naman po kami kasi the embassy here in Ankara po is helping us all the time. Tapos ang representative po ng OWA at saka ng labor attaché, nandito po sila. So yung mga basic needs po namin, nag-provide naman po nila. Tapos yung mga Filipino po dito sa Ankara na mga dito, may mga leaders po sila dito, namimigay po sila sa amin ng mga food at saka yung mga ibang pangangailangan namin. So, okay naman po kami as of now. Ay, paano yung mga bata? May nakikita ako sa litrato ng mga bata. Nandiyan din sila. Opo, nandito din po. Tulog pa po yung mga bata kasi it's 4 o'clock in the morning po. Opo. Ay, kamusta ngayon ang sitwasyon sa Turkey? Hello. Well, balik pa ako dito na. Ang maganda, magandang umaga ulit, kabayan. Opo. Kasi po siya ngayon, nag-stabilize na pero nagkaroon pa ng second wave of earthquakes last week. Okay. Pero mas mahina, no? Opo. Kaya nagdagdagan yung numero ng mga taong binibigyan namin ng shelter dito, no? So, however, parang nasa recovery na or nasa post-earthquake recovery. In fact, dito sa Ankara, sa Istanbul, yung main cities, parang walang nangyari kasi hindi natin namaan dito yung earthquake. Pero magiging issue to kung paano makakatulong ang gobyerno nila, no, sa mga residents. However, nice namin i-emphasize, yung mga umuwi, binibigyan natin ng financial assistance. Uh-huh. Din, no? At pagdating sa Pilipinas, yung BMW responsible yan para sa kanilang reintegration sa Philippines, no? At saka yung pag-inuwi namin, yung OWA, yung sisinong, bibigyan sila shelter para mapauwi. Kasi hindi naman tiga lahat sila tiga Luzon. Halimbawa, yung ating Mindanao po. Yan. So po. By the way, kabayan, ang fans sila eh. Fans mo, kung pwede. Gusto lang nila mga musta sa inyo. Sige. Yan. Sige, salita kayo. Sino? Hi!
Hello. Kamusta kayo diyan? Oh, okay, sige. Lang, okay. Sila. So, ginagawa na lahat at saka may uuwi ako ng bukas ng gabi, may flight ako pabalik kasama ng mga 20 isa sa kanila dito. Kasama tapos yung iba unti-unting batches. So, ginagawa natin ng kailangan magawa para sa kanila po. No, in fact, yung ating presidente mismo pinapaalala sa amin yung si president na pinapaalala yun na dapat tulungan sila daw. Okay. So, okay. Thank you for giving us the opportunity to explain what we're doing at saka to, para ma-assure nila yung kamag-anak nila na nasa mabuting kalagayan sila ngayon. Yan. Okay sila. Yan. Okay. Thank you. Yusek, maraming salamat po. Kayo na po ang bahala sa kanila, ho. Of course, mabuhay po. Mabuhay po kayo, kabayan, at mabuhay ang Pilipinas. Salamat sa inyo lahat. Mabuhay din, mga kabayan, na mabuhay kayo dyan. Si Yusek Eduardo de Vega, Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan at siyempre pansigaw natin araw-araw. Uy, yung nga pala, si Kakanturing Velasquez nga pala ang sunod. At saka si Carmina Constantino Torres. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang I love you, kabayan! I love you! I love you, kabayan! I love you, kabayan! I love you! Hay nako! Nangangamba ang provincial government